Handa na ba kayo para sa isang music learning adventure? Well, hindi niyo na kailangang umalis ng inyong mga bahay dahil nandito na ang inyong guro, walang iba kundi si Teacher Jay. Kaya't halina't tuklasin, alamin at pagyamanin ang hiwaga ng musika. Dahil dito sa Music 2, lahat tayo ay matututo. Sing the song in harmony, play the instrument for me. Together let's make a melody. Music 2 is for everyone. Teacher Jane, Teacher Jane, come and learn with Teacher Jane. Fun and exciting music with Teacher Jane, Teacher Jane. Ngayon ay nasa quarter 3 na tayo ng pag-aaral natin ng musika sa ikalawang baitang. Ngayon ay pag-aralan natin ang mga tunog-tao. Ang sarap talagang tumakbo tuwing umaga. Napakasarap ng simoy ng hangin. Uy, nasubukan mo na bang gumawa ng iba't ibang tunog gamit lamang ang katawan? Ano-ano ang mga bahagi ng katawan na may kakayahang lumikha ng tunog? Kaya mo bang tularan ang mga tunog ng kalikasan o iba pang bagay gamit ang iyong mga kamay, paa o bibig? O kayo mga bata, kaya nyo bang lumikha ng tunog gamit lamang ang inyong tinig at mga bahagi ng katawan? Sige nga! Tingnan ang mga larawan na ito. Kaya mo bang tularan ang mga tunog ng mga bagay na ito? Paano kaya ito gawin? Aha! Tapikin natin ang ating hita ng dahan-dahan. Pwede! Sabayan ng tunog ang pagtalbog ng bola. Eto namang pagpatak ng ulan. O mga bata, subukan natin ito. Ilagay ang dalawa ninyong mga kamay sa inyong mga hita at dahan-dahan tapikin ng sabay-sabay hanggang sa salitan itong tapikin. Sabayan natin ng tunog ang pagpatak ng ulan. Sarap pakinggan ng mga tunog tao, di ba? Sumusunod na tunog tao. Lagyan ng check kung nagawa at X naman kung hindi. O mga bata, may inihanda ako ditong gawain. Ihanda na ang buong katawan
at sabay-sabay natin itong gawin. Unang bilang, pagpalakpak ng malakas. Pangalawang bilang, pagtapik ng dalawang daliri sa palad. Pangatlong bilang, pagpalakpak ng nakakurbadang mga palad. Pang-apat, pag-ihip sa loob ng magkadikit na nakakurbadang palad. Panglima, pagtapik ng binti. Pang-anim, pagpitik ng mga daliri. Pang-pito, pagkatok sa ulo ng mahina. Pang-walo, pagkiskis ng palad sa braso. Pang-siyam, pagtapik ng nakakurbadang palad sa hita. Pang-sampu, pagtapik ng nakakurbadang palad sa dibdib. Maraming matutularang tunog gamit ang iba't ibang abilidad ng inyong bibig. Ang tao ay may kakayahang gumawa ng samut-saring tunog sa pamamagitan ng pagbabago ng itsura at posisyon ng dila, labi, ngipin at ngalangala. Tandaan na ang uri ng tinig ay nakaayon din sa hugis at anyo ng bibig. Ano-ano pa ang ibang paraan sa paglikha ng tunog tao? Ngayon, ay maaari mo nang pagsamahin ang iyong kakayahan sa pagtulad ng ibang tunog gamit ang iyong tinig at iba pang bahagi ng katawan. Mga bata, sa oras na ito ay may babasahin akong kwento. Gusto niyo ba ng kwento? Kung nais ninyo, hindi lang dapat kayo makikinig, kundi kapag may nakita kayo na simbolo ng nota, tutulungan niyo si Teacher Jane na lumikha ng tunog tao upang matularan ang bagay na nabanggit sa kwento. Simulan na natin! Nagising si Elsa dahil sa tilaok ng manok. Bumangon siya at naghilamos ng muka. Kumain siya ng chicharon habang naglalambing ang kanyang pusa. Kumahol ang kanilang aso nang may marinig itong motorsiklo sa labas. May kumakatok sa pinto. At ito ay dahan-dahang bumukas. Pumasok ang kanyang kapatid na si Anna. Biglang umulan ng malakas na may kasama pang kulog. Nagulat si Elsa at siya ay napasigaw. Masaya silang nagtawanan ng kanyang kapatid. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento, mga bata? Nagawa niyo ba ang mga tunog na angkop sa ating binasa? Madali lang, hindi ba? Lahat pala talaga ng bahagi ng ating katawan ay may pakinabang at maaaring nating magamit upang makalikha ng tunog na katulad ng sa mga hayop, bagay o kalikasan. O mga bata, may natutuhan ba kayo? Musika halagahan na!
Tawagin na si nanay, tatay, ate at kuya, maging si lolo at lola. Dahil oras na para sabihin mo sa kanila ang iyong natutuhan. Ako'y may natutuhan sa musika'y nalaman, tunog ng katawan. Laging isa sa isip at isa sa puso, mga natutuhan. Kay sarap mag-aral ng musika, mas pinadali, mas pinalinaw. Sa tuwina. Isang araw na naman ng musikantahan at musikasiyahang aralin ang natapos natin ngayon, mga bata. Laging tandaan, ang tunog ay nakadaragdag ng aliw sa bawat pangyayari, kwento o pagtatanghal. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng tinig o tunog na gawa ng ating katawan. Nagkakaiba-iba ang tunog batay sa lakas o hina, haba o ikli, taas o baba o timbre nito. Ginagamit rin ang mga ito upang tukuyin ang isang tono at ilarawan ang musika. Muli, ako ang inyong guro na si Teacher Jay na nagsasabing, puso'y laging saliksikin. Ganda ng buhay ay iyong naisin. Pakinggan ang bawat awitin at sama-sama nating sabihin, mabuhay ang musikang Pilipino. Hanggang sa susunod na musikantahan at musikasiyahang aralin, dito lang yan sa DepEd TV.